Ormo City ay. Mo data. Dahil ng module ko. Na. National security niya pa. Ano natin inaramid mo ka module? Ha? Ano inaramid mo? Di ko lang ha. Specialized crime with legal med, juvenile delinquency, human behavior, fire protection, introduction to security, question document. Well, Istorya lata na. Okay. Attendance, attendance. Masyadong malapit. Ano pare? Good! Usa na good! Natadi na ron! Sakit isa kayo! Nakatadyam! Natadi nga ron gout! Sus! Narawat na ron na yan, magbagay! Radyo! Pilig na yung dyan ako na yun. Nagsakit nga! Kaya palo doon nga Ruben. Klase na kubit pare. Okay. Tatalupe lang. Tatalupe lang siyang break. So? Aan? Apek, susung ka no. Mabalin mo YouTube. Baga dalaw din nga mabalin YouTube. Baga yung nagbayag. Nagbayag din yan. Ikaw sa kulak. Ano, oh, ano tata? Na date na tata? 23. February 23. Na. Tayo na sikat kan pare. Okay, we'll just wait for the other students to come in our lecture this morning. We will discuss on the introduction to industrial security. Actually, the title of this is Introduction to Industrial Security Concepts.
Okay, so we will discuss on the first, the title itself, and of course the word industrial. Okay, then things that are included in this subject matter. Okay, so nandito si Junior Smith Bon Lozano. So yan, may first kuna tayo student who come in. Bon Lozano. Okay, pakisulat ninyo yung mga pangalan ninyo, ha, para susulat ko rin ito. Yan, si Rafaelin Greg. Kasi nitignan ko yung mga pumapasok para sila yung mabibigyan ng grado. Siyempre. And later on, do not question me pagka wala kayong grade. Actually, ang schedule natin dito ay 8:30 to 10. Pero I made it 9 o'clock, 9:15. Para ano, yung mga hindi nakakapasok ay makahabol. Tapos mamaya, I urge you to, of course, ask your questions or give your questions. Ayan, si Jessamy Tagaka. May taga ka. So, lima pa lang yung nakapasok. Sinitong poging nila lang? Poging nila lang, anong pangalan mo? Poging nila lang. Good morning. Poging nila lang. Anong pangalan mong poging nila lang? Complete name. Para alam ko dito. Isusulat ko lang. For the attendance. Marati nag-enroll to second year? 30+. So I expect 30+. 30+. Si Dibirendo Andidi. Andidi. Jerry Gabriel. Ayun, Gabriel. Good morning, Gabriel. Gabriel. Si Rubino. Yan si Idol Rubino. Pagka may sampo na, mag-start na tayo, ha. Huwag na nating hintayin yung iba. We'll just give you the introduction of industrial security. Tara, ano. I'm sorry for that interruption, mga friend. Jericho Pakulgen. Pakulgen. Ito pa dyan. Pasqua.
Okay, 3 minutes more before we start. So we'll just wait for the other. While we are waiting for the time, we have still 3 minutes. Sino yung bakit mukhang nawawala yung iba? Naka 5 na lang. So ganito ang gawin natin, ha. Kindly tell it to your classmates. Yung attendance natin dito, it will be part of course, your grades, your participation. Of course, I want you that you will participate in our class by throwing your questions dito sa ating klase. Okay? Then, I want that every time that you come in our class or you join in our class, I want that you have your evidence also. You capture it or you record it, because this will be our basis in giving you the grades later on. Para walang magreklamo, kasi yung iba, kunwari patanong-tanong pa silang, "Sir, bakit wala akong grades?" Eh, niminsan hindi sila pumasok sa klase natin. Okay? Or hindi sila nakipag-participate, then they are not really doing what I gave them, especially yung pag-memorize. That's one of our techniques na ang mga estudyante ay talagang nag-aaral din at talagang binabasa yung mga ano na bigay na topic sa kanila. So, mga kapatid, I urge you to join our classes and you prepare your questions. Yung umaga, siguro we'll just make it 30 minutes or ano, lesser. Kasi this will be just an introduction of our klase. Yung subject nating industrial security. Okay? So, wawalo yung nakapasok. Ewan ko kung nasan yung iba. There are 30 persons or 30 students who are enrolled in my class. 30 lang. Kasi yung iba, wala na. Nagsi-drop na ata or tapos na siguro. Alright, so good morning to each and everyone. Especially sa mga nakapasok. Sa mga nanonood, good morning. Again, this is Maestro Jun. Okay, and then I will give you topic on the industrial security. Okay, so I will just read on persons who successfully come in our class. Kasi yung iba, hindi sila nakakapasok. Bakit? Kasi yun, mga rason nilang mahina ang signal. Mahina, walang load. Pero kung nakikita mo yung mga TikTok nila, meron naman, diba? Nakikita mo yung mga post nilang nasa bundok, nasa dagat, nasa ilog, basketball, and other. But anyway, kung yan ang preference mo sa buhay, okay lang. Basta kami dito ay magtuturo at magbibigay ng kaunting kaalaman sa mga subject na naibigay sa amin. Or,
Kung hindi mang kaunti, ay may pwede na rin labis-labis. Okay? So once again, good morning. Let's start by reading your names here. Bon Lozano is in. Si Gregorio, si Tagaka, si Andidiw, si Jerry Gabriel, si Rubino. We have also Pakulgen, we have Pasqua, Salinen, we have si Tebes, si Lay, good morning. Lay, ingat dyan at ingat sa ano, Lay. Hopefully nakakain na rin kayo dyan, okay? So we have also si JD Blanco at saka si Jose the Second Blanco. Ayan, kahit hindi sila ano, just watch para madagdagan ng konti ang ating kaalaman. Okay, punta tayo dito sa tinatawag nating industrial security or security. First, why is it that the industrial security is included in our course? Unang-una, ang ating kurso ay Bachelor of Science in Criminology. So, sakop dito kasi later on you will become law enforcer, hopefully. Law enforcer, or you will become part of the armed forces of the Philippines and other. Kasi hindi lang naman yan yung pupuntahan ng mga graduate ng criminology. Pwede rin yung mga pagturo, pwede rin yung mga bank verifier, especially yung mga check. Still, merong tinatawag na security doon. Alam nyo, kahit nung unang panahon, in the Bible, merong tinatawag na security. Pero it was not then uttered as security, but it was uttered as guard. Diba? May mga guard, may mga sundalo. So, nung unang panahon nga, magawa sila ng mga bahay-bahay with fences. Ha? Noon nga yung castle nila, tapos napakalawak na bakod at napakataas. Yan, yung mga one way of protecting their properties. Okay? So, hindi lang yun. Meron din yung mga guard na tinatawag natin. Yung mga tao na nagbabantay, especially sa gate, sa inlet at saka outlet. Ibig sabihin, yung papasok saka palabas. Okay? So, maski sa Biblia pala, if you are a believer of Bible, meron yan. So, actually, hindi lang ngayon yung time na pinag-aaralan natin to or pag-aaralan natin to. Actually, pinag-aaralan na to even before. Okay? Excuse lang ha, saglit. Okay, sinasya na kayo, merong counting istorbo. Okay, dito sa security, we will discuss on the, of course, the root of the word security. Okay, and the industrial. Secure, from the word secure. Ngayon, pagka sinabing secure, in Tagalog, kailangan mong pangalagaan. Okay, pangalagaan. Ano ba yung papangalagaan natin? So, ano ba yung dapat nating iprotekta? Well, in this world, kasi dito sa mundong kung saan tayo nakatira ngayon, well, kasi we are still living and we are still alive. May mga properties dito, may mga valuable properties, may mga less valuable, may mga talagang napaka ano, halaga. Yun yung mga pinoprotektahan. And even yung life natin, yung life natin mismo, the precious one. Buhay ay precious, di ba? So, yan yung pinapangalagaan natin. Actually, may mga
may mga bahay dyan or may mga sabi na lang nating building na ang pinoprotektahan talaga yung mga tao. Bakit? Kasi person is person's life or buhay ng tao ay mas malayong or malayong mahalaga kaysa sa mga bagay-bagay. Okay? Ngayon, mga kapatid, yun yung mga sinesecure. Hindi lang yun. Hindi lang yung tinatawag nating buhay. Yung mga pandemic properties, of course. Yung property. Eh kasi pinaghirapan mo yan. Tapos na nakawin lang. So, the reason why we have the so-called security. Okay? Actually, if you will ask me, if sa atin, sa mundong ito, if secure tayo sa mundo. Actually, no. We are not. Hindi tayo secure. Kasi, anywhere we go, maski nga wala kang death threat, yung mga talagang tinatawag natin death threat na may nagtetext sa'yo na mamamatay ka na mamaya, ano? Maski wala tayong death threat na gano'n, meron at meron tayong tinatawag na appointment of death. Mamaya, paglabas natin, nabunggo tayo. Or, paglabas natin, eh merong ano, may natumbang kahoy dyan, ikaw natamaan. So, ngayon mga kapatid, yung mga threat sa buhay natin. Okay? Actually, this pandemic is a threat. Hindi natin alam kung kailan at kung saan natin makukuha ang virus na yan. So, we need to protect ourselves. So, actually, mga kapatid, yung tinatawag nating security, that is innate to ourself and innate to human being. Meron at meron na talaga yan. Okay? Good morning, Valderrama. Nung tayo'y pinanganak, nasa atin na yung pagprotekta ng ating sarili. Actually, yung katawan nga natin, pag kunwari na hiwa yan, meron siyang sariling pangprotekta at meron siyang sariling mechanism para ma-heal yung sugat. Okay? Yan, napakagaling nga yung lumikha sa atin eh. Nung unang panahon, nung nilikha si Adan saka si Eva, meron at meron kaagad yung tinatawag nating protection doon. Anong rason bakit nilikha ang tao? To protect and to enjoy yung mga ginawa ng Panginoon. Okay? To enjoy, to consume yung mga pwedeng kainin. Okay? Ngayon, hindi lang yun, nagbigay din ng Panginoon ng seeds para mamunga, mga gulay-gulay, para protection for the life of the person also. So yun yung security. Ngayon mga kapatid, sa atin, sa smaller arena sa Pilipinas, meron tayong batas. Meron tayong law na sinasabi dito at batayan. Bakit we really discuss on this matter and bakit bakit napakalaking bagay ito, itong security na ito. Dahil ito ay concern ng everybody. Kung hindi ka nagsisecure ng anumang bagay, sa'yo, magiging sayang lang at saka useless yung mga pinundar mo. Hindi ba? So ngayon mga kapatid, you just stay and then we will discuss. Okay? So other one, yung batas na sinasabi ko, yung RA 5487, yung batas natin dito sa Pilipinas. Pero hindi lang yun, hindi lang yung batas na yan na nagsasabi. Kasi ang batas na yan is very limited. It pertains only to the security and security agencies and the work of these security agencies and the people. Ngayon, may mga other laws din na talagang promoprotekta sa atin. Like for example, yung tinatawag nating paninira ng kalikasan, paninira ng buhay, paninira ng property. Yun yung mga batas na promoprotekta sa mga tao, properties. Still, it is part of security. Kaya nga may batas tayo. Like for example, yung murder na yan, may batas dyan. Yung homicide na yan, or yung pagsira mo ng sasakyan, maybe, pagsira mo ng property ng iba, may batas ho yan. Yung mga batas na yun ay tends to protect us and the property. Okay? So, yun yung mga batas natin dito sa Pilipinas na
being used to protect us. Again, pag sinabi nating security, as I said well back, hindi tayo definitely 100% protected in this world. Kasi itong mundo na tayo napunta, accidentally, sabi na natin accidentally na nandito tayo sa mundong ito. Hindi naman planned eh. Hindi niya plano ng ating magulang na tayo ano, nandito. Hindi rin nila alam na ganitong mukha natin paglabas, di ba? But anyway, dito sa mundong ito ay punong-puno ng uncertainties. Punong-puno ng uncertainties. Punong-puno ng problema. Kung may problema, eh, dapat may solusyon. Kung may mga uncertainties, dapat mayroong mga bagay-bagay din na maka, ano, makaayos dito. So yun yung mga protection. Like for example, itong pandemic na ito, diba, sakit yan. So ano yung makakaprotekta sa atin? Of course, yung mga natawag nating gamot, vitamin C, other vitamins dyan, yung malalakas na vitamins dyan. Ano pa? Yan, yung binibigay ng ating local government and the national government, yung mga face shield, mga mask, alcohol, and other. So, yan yung mga protection natin. Okay? So, still, that will fall into security. Eh, bakit nga, sir, prinoprotektahan nito? Kasi, or prinoprotektahan ang buhay natin. Kasi nga, buhay ay very precious and it is a gift or a gift from God. Ano pa? Yung mga, kung natin, yung mga, sabi na lang natin, properties natin. Bakit natin kailangan protektahan? So, kailangan natin protektahan yan, not only from the danger or imminent danger coming from other people, but from animals and from kwan, yung tinawag nating natural disaster. So, ngayon, yung security na tinatawag natin dito, it really includes a very large scale, not only for our life, but it includes also yung properties natin, even the nature, okay? Kaya nga nandyan yung tinatawag nating wildlife protection, environmental program, and so forth. Ayan, yung mga ginagawa ng ating gobyerno para protektahan ng ating bayan, okay? Our country, of course the forest, sea, and so on and so forth. Ngayon, it fall still in security. Another one, pag sinabi nating kasi sabi ko nga kanina, we'll just discuss on the introduction, on the title. Ngayon, yung isang kasali doon is industrial. Industrial security. And yung concept niya. Industrial, from the word industry. Ngayon, yung industry na yan, like for example, paggawaan ng makina, paggawaan ng kotse, paggawaan ng sakyan, or sabi na lang nating agricultural farm, mga bahay, yan, mga industry lahat yan. Industries rather. Schools, where people are living, where people are making or doing their jobs. Yan, mga industries yan, mga kapatid. So this will not only circumscribe on the areas where people are living or people are doing their jobs, but to include also yung tinatawag nating mga places where people are passing by, doing picnics, enjoying their time on that area. Ayan. So ngayon, napakalawak pala itong sakop nito. Pero pag sinabi nating industry, ngayon na, we will move into a closer or smaller arena or area. Sabi na lang natin, school. Yan, that's industry. School is also considered as industry. Bakit sir? Kasi where nandyan yung mga estudyante, nag-aaral, schools are places to mold people, to educate people, to teach people. So this is also industry, okay? And
this is also a part of the so-called industry. Okay, now like for example the school, no, we need to protect this school not only from the binala nating magnanakaw, pilferer, mga sabi na lang natin mga luko-luko, but we need also to protect the school from una, kung napapansin nyo in other places and even here in the Philippines, may mga pumapasok na may mga baril tapos pinagraratrat ng mga estudyante, mga teachers. Ayan. So there are many cases na ganyan, not only in the Philippines but of course all over the world meron. Okay, ang napakapangit ngayon ay maski sa loob ng simbahan, niraratrat yung mga nananampalataya. So yun ang pangit. So kailangan natin talaga ng security. Okay, we need security. So again, we go back to the industry. Bakit kailangan natin protektahan ang school? Kasi we will just use the school as our example. Okay, bakit kailangan natin? Kasi ang school ay industry. Ngayon, pag hindi mo prinotektahan yan, ano mangyari? Kaya siyempre may mga possibilities na papasok yung mga kaaway or manggugulo just to stop or destroy the school. Ayan. Pag hindi mo prinotektahan yan, mangyari magugulo yung activities ng school, may stop yung school, ano pa mangyari. So, may stop definitely yung industry of learning. Okay? Industry of learning. So, ano na mangyari? Wala na. So if we need to, if we lose that matter, the security, ang mangyari dyan, mas malaking sacrifice. Ano yun? The school itself. So, ngayon, ang school naman ay kailangan na mag-hire ng, sabi na lang nating security guard, 3, 4, 5, di ba? Just to protect the school. Not only security guards are assigned to protect the school, but of course, teachers alone, employees, di ba? So, ngayon, tayo pala, mga teacher, ay isa din na atasan na mag-protekta sa school. By giving instructions to our students, by giving, babala yan sa mga estudyante at sa mga kapwa guru at kapwa employees. So it's not only the security guard who will assign to protect the school, but of course yung tinatawag nating employees itself. Okay, so ayan yung pa natin. Pagka pupunta tayo sa mas malawak na scale, sa buong Pilipinas, binala natin buong Pilipinas, yung security ng buong Pilipinas. Kaya meron tayong tinatawag na Armed Forces of the Philippines, saka mga Philippine National Police, and other law enforcement bodies. Good morning, sir. Pa-shout out, sir, from Athena Review. Okay, good morning, Baligad. May idol. Yan si Idol Baligad. Morning, pare. Yung kuha natin dyan, yung armas natin, ha, yung Mamba. Do not forget that. Pampalakas yan. Actually, yung Mama na yan is stimulant. Well, stimulant yan. Gigisingin ka yan eh. Okay. Si Panyo. Gising na rin si Panyo. Okay, pakikumusta na lang dyan mga kapatid. Mga nanonood dyan. Yung Athena Review Center. Okay, good morning. So, pakikumusta yung mga kasama natin dyan. Sorry yung pangako kong pangulam, hindi ko pa nabibigay kasi bigla namang umulan noong, kailan ba yan? Sabado ata. Okay, so by the way, promise is a promise. I'll give you. Okay. Next, dito sa tinatawag nating security, in a bigger scale, punta tayo sa Pilipinas. As I said well back, dito sa Pilipinas, ang ating gobyerno ay nag-appoint ng tao or grupo to protect the Philippines or the Philippine archipelago. Yung mga batas natin tends to protect
the Philippine archipelago and the people itself. Yan yung mga ako natin, mga bagay-bagay na ginagamit for the protection. Yan nung February 14, di ba, uso yung protection, lalo na kayo binabinata diyan. Protection, alam niyo na yung mga sinasabi ko. It was accidental firing, di ba? So, pag kailangan mong mag-protection, nag-protekta pa. Okay, so industry, yan yung industry natin. Ngayon, kung pupunta naman tayo sa commerce, businesses, school is a business also, di ba? Ngayon, punta tayo sa other businesses. Yung mga talagang nangangailangan ng security, or sabi na natin security guard, or people who will give protection to the business. Yan, punta tayo Manila. Ayan, punta tayo sa Manila. Mas maraming tao sa Manila. Bakit sir? Ano bang problema kung maraming tao? Mas maraming tao, mas maraming possibilities of crimes. Walang tao, walang crime. Di ba? Sino bang gumagawa ng crime? Tao. Yan. Ngayon, punta tayo sa Manila. Ang daming banks doon. Daming mall. SM, Robinson, and other. Ngayon, so, dagsaan niyang ng tao. Daming tao niya. Kung walang security guard, walang CCTV, walang other mean of security, what will happen to the business? Ang mangyari niyan, in 2 days operation, lalagapak yan. Bakit? Siyempre, mauubos yung paninda. Mauubos yung display. And what will happen next? Susunod. Wala nang ibebenta, lugi na. So, what will happen next? Magsasara ang SM. Magsasara ang store. Di ba? Punta ka sa bank. Kaya nga ang bangko, very tight yung security nila. Bakit? Kasi pag pumasok yung robbers, kinuha lahat yung pera. Anong susunod? Bankruptcy. Wala na. So, kailangan talaga itong tinatawag nating security. Hindi basta-basta ang trabaho ng security. Bakit? Ang security or security guard is tend to protect properties and the life of human being. Medyo mahirap ano? Mahirap nga. Pero, at saka mahal ang pagposte ng guards. Pero, mas malaki lugi mo if you will not post guard on the properties or on the business. For sabi nalang natin maraming magsasamantala kung wala silang nakikitang security guard. Kung walang nakabantay. Kasi mas madali na lang magnakaw pag walang nakabantay. Kaya sa Manila, parang sumibol na rin mushroom yung agency ng security. Not only on that area, but in other places. Even here in Cagayan. Even here. Bakit? Kasi maganda-gandang business kasi yan. Unang-una, pina lang nating kumikita. Napakalaki. Excuse lang. Saglit. 1 minute. Kayo, tumawag yung isang estudyante natin. Hindi niya alam na naka
live tayo. Okay. So, let's continue. Ngayon, sabi ko nga, introduction lang, di ba? Pero, nasarapan tayo sa pagdito. But, we'll discuss on a little, on the little part. Yung sabi na lang nating history. History na lang tayo. Mahilig naman tayo sa history. Bakit nagkaroon tayo ng mga agencies? Bakit may mga agencies ngayon? Ang gulo-gulo naman ito. Okay, bakit nagkaroon tayo ng maraming agencies na ngayon? May batas pa yan. Meron. Before nga yung tinatawag natin 1547, may mga batas na yun. Binigay yan ni Juan at ginawa yan ni Ferdinand Marcos. Signed by Ferdinand Marcos rather. Okay? Ngayon mga kapatid, bakit kinailangan natin ng security? Noong unang panahon, kinailangan lang ng security. Noong unang panahon, noong time ni Adan saka Eva pala. Dadalawa pala sila, no? Dadalawa sila. Di pa nila kailangan ng security against people. Kaya duduwada. Kailangan nga gapada pa lang kaya duduwada garudan. Di ba? Pero, kinailangan nila ng security against animals. Against yung tinatawag nating mga harmful animals. Meron dyan. Siguro, nung time nila, nandyan pa yung mga dinosaurs. Diba? Lalaki. Nandyan pa yung mga napakaraming ahas. Crocodile and other. Ngayon, kukunti na lang kasi kinakain na ng mga tao yan. Hindi na takot yung tao sa ahas. Yung ahas nang takot sa tao. Kasi masarap din eh. Lalo na kung pangpulutan. Napakasarap. But yan nung unang panahon. Pero, kinalaunan, nung meron na yung tinatawag natin influx of people, karoon tayo ng production of people. May production of people din eh. Ang dami-dami. Lalo na sa gilid ng, gilid ng malalamig na areas. Ayan. So, dumami yung population. Dumami yung tinatawag nating kakain, mag-i-stay sa isang area, dumami. Ngayon, dumami yung tao, siyempre dadami yung pangangailangan. At dadami yung natawag nating may ibang isip na yung isa, mas marami ang sa kanya, bakit sa akin isa o kukunti? Kailangan kukunin. So, nung dumami ng tao, dumami din yung tinatawag nating crime. Meron na dyan yung pilferage, pagnanakaw, homicide, murder, and so on. So, that idea came, rimuar, may idea nga ni. Matado mo titaon, kaya siyempre titao, dahil kung kuna tayo nga, contest. Merong contest dyan. Ano yung contest? Ayun yung contest for the food, especially survival. Ano pa? Andun yung contest for the wealth, contest for the property. Yan, nagkaroon tayo ng mga contest in other, or rivalries in other. So ngayon, ang ginawa, mas mayaman, okay, we need to protect ourselves. Kailangan natin ng mga tao. Kasi nung unang panahon, mayroon silang tinatawag na kingdom. May king the kingdom yan. So, kingdom. Sabay na lang natin kingdom niya. Kingdom ko, kingdom nila. Okay? Ngayon, you need to protect your kingdom kasi kukunin niya to or kukunin ng iba. So, nagkaroon ng protection. Nandiyan na yung security. Noong una, against animals lang kasi kukunti pang tao. Nung dumami ng dumami, hindi na yung security is no longer against animals, but it includes
yung against human being or against other people. Yan. Ano pa? Ngayon, meron na idagdag. Kasi dumami ng dumami. Ang naidagdag na ngayon against sicknesses. Against natural calamity. Hmm? Meron na tayong tinatawag na itong ano? Painit ng painit ang time or ano, ang weather natin. Pero sa Sanchez Mera, palamig at palamig pa rin. Hmm? May global warming na tinatawag. May global. So, ito yung mga ano, mga bagay-bagay na nagudyok sa atin to inject also the so-called security. Hmm? Alam, pupunta tayo ngayon sa smaller scale, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, siyempre, kukunti pang tao dito noon, hindi pa masyadong kailangan. Pero siyempre, Pilipino, masigasig yan eh sa paggawa. Banat ng banat. Umabot tayo ng 111 million. Okay? Yung banat ng banat. So, ngayon, dumami ng dumami yung tao. Yung iba, walang makain, walang ano. So, ang pinaggagawa, nagnanakaw. Minsan, pumapatay just to, ano, just to get money. Hmm? Yun ang problema. So, ngayon, itong mga may pera, itong mga sinasabi na ng maharlika, eh, nag-inject sila ng mga security agencies nila on their own. Hmm? Or mga bodyguards. Pero ang problema nung una, here in the Philippines, we are now in the Philippines. Nung una, walang batas na regulating, ano, no law regulating the security. Wala. Kaya kung may hawak kang baril, hindi ka nakapag-graduate, wala kang training, binigyan ka lang ng baril, security guard ka na. Hmm? Eh, mas malakas pa ngayon yung baril ng security guard kaysa sa Army, sa PNP, or sa tinatawag nating armed forces noon. Kaya nakita yan ng ating gobyerno, binago. Gumawa sila ng batas, o ganito lang. Kung yung mga security guard ninyo, kasi you need security guard, ma-regulate dapat yung paggamit ng baril. So, ganito lang, yung mga low firearm lang ang gamitin nyo. Hindi high-powered, ha? Low-powered firearm lang. Ano pa? Yung mga security guard ninyo, kailangan din mag-training. And yung security guard, mas under the Philippine National Police power. Ganon. So, nagkaroon tayo ng mga batas pertaining to these laws. Ayan. Ano? Pertaining to this security. Kaya ngayon, kung napapansin nyo, dahil sa batas na 5047 o RA 5047, kung napapansin nyo, yung mga security guard natin, pare-parehas or halos pare-parehas ang kanilang uniform. Tapos may nakasulat na padpaw. Hmm? May sa logo nila sa dito sa left, sa other one, may nakasulat na padpaw. Tapos ang damit nila puti. Bakit? Kasi it is being regulated by this law. Sir, bakit yung iba ay ano, civilian sila and then they are security guard? Ang tawag sa kanila, mga civilian security guard, may mga civilian security guard kasi na pang ano, pang personnel. Mga parang bodyguard ng isang politician, bodyguard ng isang mayaman na tao. So kailangan nakapan sila. Hindi sila nakaputi no, gaya ng general uniform. Hindi. They wear barong. Pero security guard sila. Ang license nila ang private security guard. Okay? Meron din sa rin mga blue. Kasi may mga classes of security guards tayo. May mga government security guard, may company security guard, mga private security guard. But those are security guards na produkto ng mga batas natin. Pero kalimitan, mga napapansin nyo, pare-parehas ang kanilang uniform. Puti, tapos blue, tapos black shoes. Tapos sa likod nila, merong
may nakatatak na Red Cross doon. Ay, yung mga medicine kit nila yun. Pero yung iba, mamakit yun. Okay? So, ano na ngayon, sir? Ano na yung, saan na napunta ang security guard ngayon? Actually, ang security guard ngayon ay standard na kasi yan. Medyo mataas-taas yung sweldo nila. Lalo na yan sa NCR. Sa NCR, hindi ako nagkakamali. Maabot na sila ng mga 30,000, ganyan. 15,000 month, quincenas, katapusan 15, ayan. O, malaki-laki na rin. Bago, Olero, Kabuyadaw, Cancer Gaming. May Cancer Gaming dito. Okay, so, ayan po yung, kung natin, yung, just introduction on the topic industrial security. Okay, so sino mabibigay ng question diyan? Meron ba tayong question diyan before we end our lecture this morning? Introduction pa lang eh. We will discuss on the first topic by Thursday. Sinong mag-question diyan? Dalawang question lang ha, muna. Two questions. Sana. Mamimili ako kung sino pang ano. Si Bon Lozano, kasi siya yung naunang pumasok eh. Bon Lozano, ano, may question ka ba dyan? Ah, dun sa kwan pala, sa mga nagre-review dyan sa Athena. Si Baligat. Baligat, good morning. May question ka ba dyan, Baligat? O baka questionin mo kung kailan ko ibigay yung ano, pangal daw. May nakatata, one tikot eh. May nakatawadamdaman tata. Makamamamaan ako na. May question ba tayo dyan, mga kapatid? Wala. Parang tulog kayo ha. Tulog pa kayo. Wala po, sir. Si Junior Smith. Sir. Si Bia. Nala daw ni Bia. The question mo, Bia. Okay, again, sa mga estudyante ko dito, lahat kayo pwedeng manood, estudyante o hindi, pwede kayo manood. Then if you have question, you just text me or chat me. Maski sino pwede. Pero most importantly, yung mga estudyante dito, I'll be giving you questions one by one regarding on our lectures. Regarding our lectures. So, dapat makapanood kayo, and then you chat, you text me your answer. You chat me your answers. Yung mga estudyante ko dito. Yung mga hindi naman na nanonood, you can chat me anytime. Pero sumbatan kayo ito nung adati signal. Daduma, mapanak mo di bantay. Tayo mo, tagliwa-liwa. Okay? So, wala kayong question dyan sa atin ha? Si Puging nila lang. Si ano? Si Jericho. Jericho Pakulgen. Wala ang question pare. Okay, so kung wala na tayong question, okay, so you just wait for next lecture. Just open. Anyway, yung mga iba, mag-kwan na kayo, mag-subscribe kayo para anytime kung meron tayong lecture, mag-pop up sa inyo yan. Okay, so once again, this is Maestro Jun. Good morning and salamat sa inyong lahat. Thank you.